Pinatitiyak ni Senador Robin Padilla sa Department of Interior and Local Government at ng ibang ahensya ang mabilis na pagproseso ng benepisyo ng mga miyembro ng armadong grupo na nagbabalik loob sa pamahalaan. Sa pagdinig ng 2024 budget ng DILG, ipinunto ni Padilla na marami nang nakumbinsi ang pamahalaan na magbalik loob kasama na ang miyembro ng Abu Sayyaf at ang mga ito ay nakatulong na sa gobyerno. Ang tagal na po nito, mga nag-surrender, papasa-pasa na, galing AFP ngayon, nasa DILG. Napakahalaga po kasi na talagang maharap po natin ito. At alam ko naman pong maharapin ninyo. Gusto ko lamang pong ipaalala sa ating lahat na marami na po tayong mga lugar na sinabi na talagang terrorist-free. Andiyan na po ang Sulu, ang Basilan. Pero siyempre po, para mapanatili po natin yan, dapat yung mga pangako ng gobyerno ay ibigay po natin. Ayon sa DILG, may provincial team ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na tumitingin sa pagka-bonafide ng rebels bago bigyan ang mga surrendery ng financial assistance. Iginit naman ni DILG Secretary Benhur Abalos na tatrabahuin nila ito. Samantala, pinaalala naman ni Padilla sa Philippine National Police ang kahalagahan ng pagiging sensitibo sa mga Muslim. Kanyang kinwestiyon ang pagtalaga ng isang non-Muslim, si Police Colonel Ronaldo Tagao bilang OIC ng Saalam Police. Anya, mas naangkop na Muslim ang mamuno sa Salaam Police. Ayon kay Abalos, temporary ang pagtalaga kay Tagao dahil wala pang kwalipikado sa pwesto sa ngayon. Nagtataka lamang po kami ngayon, Mr. Chairman, mahal naming Pangulo, sapagkat ngayon po ay naglagay po sila ng hindi Muslim, Colonel Ronald M. Tagao. Malaking epekto po ito. Demoralize po ang mga kapatid ninyong Muslim sapagkat hindi po ito na hindi po nasusunod yung napag-usapan po noon. Nangako naman si Abalos na pupulungin niya ang National Police Commission na gawing temporary na pinuno ang imam sa PNP Chaplain Service na para tiyakin na masunod ang diwa ng Salaam Police. Ako'y naniniwala na ang dapat maitalaga rito ay ang isang ating brother Muslim. No? Pero ang paliwanag nila sa akin is that sa lahat daw po ay wala raw qualified sa ngayon. Ang isang qualified daw ay chaplain service, technical service, which is technically po imam. Pinaalala rin ni Padilla sa PNP na maging sensitibo sa mga tribong Muslim kasama ang pagtiyak na tama ang pagtalaga ng tao sa mga lugar ng mga tribo tulad ng Maranao at Tausug. Anya, hindi dapat maulit ang insidente kung saan pumasok sa moske ang pulis na hindi pa tinatanggal ang sapatos. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.